dark and stormy night on the Sea of Galilee. The disciples were so fearful from the raging of the sea. Went along those rushing waters in the blackness of the night. Walk the blessed Lord of glory. Okay, magandang umaga sa inyo lahat sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Bagamat may mga technical problems po tayo, it's alright. We are live here sa ating bagong studio dito po sa lugar po ng Torres Building. At salamat sa biyaya po ng ating Diyos. Bagamat nadali po tayo, hindi po mahadlangan ang pagbabahagi po ng salita ng ating pong dakilang Diyos. So tayo po muna ay magkakaroon po ng pananalangin. Okay, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, nagpapasalamat po kami, Ama, sa umagang ito sapagkat kami ay muli mong binigyan ng isang magandang panahon upang maibahagi ang iyong mga salita, dakilang Diyos. Salamat na sa bawat maabot, Panginoon, ng aming broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat po ng buong mundo, o Diyos, lalo po ang aming mga kapatid, mga kaibigan at mga OFW, sila po, o Diyos, ay katagpuin mo po, Panginoon, habang kami ay makikinig at magbubulay ng iyong salita dito po sa Damascus Starts Program. At salamat po, Diyos, sa iyong pong biyaya, Lord. Dinadalangin ko po ang masamang panahon na nasa area po ng Kabikulan, Panginoon. Sinasaway namin ito, Jesus, upang sa gayon ang krusada na magsisimula mamayang gabi hanggang at matatapos hanggang Friday, God, ay magpapatuloy po, dakilang Diyos. Bless everyone this morning. Thank you, dear God. In Jesus' name, amen at amen. Purihin ang ating pong Panginoon. Salamat po sa umagang ito, mga kapatid. Unang sa lahat, binabati po natin, nakikinig po ang mga lingkod ng Diyos na nandun na po sa lugar ng Iriga City sa tahanan ni Pastor Raul Saldivar. Marhay na aga mga tugang sa kapatid natin sa lugar po ng Bicol Region. Nakikinig po ngayon sila Pastor Raul, Pastor Rejoice at ang kanyang buong sambayanan. Si Pastor Dalson Siganay ay nandun na po kanina umaga upang sa gayon ay anuman ang mangyari ay tayo po ay may mauuna ng mga ngaral po doon, mga kapatid po rin ng Diyos. So bago po tayo magpatuloy, ate tayo po makapakinig ng isang awit, Kumapit Ka Lang. Kumapit ka lang, ngayon nandito.
Alright, purihin ang Panginoon. Napakagandang awitin, mga kapatid. Kumapit ka lang. So, ang Diyos ay ating pong panghawakan ng kanyang mga pangako. Tayo man ay nakakaranas ng mga pangliliglig. Minsan, nakakaranas tayo na pagiging nag-iisa. Ngunit ang Diyos natin kailanpaman ay siyang magiging kalakasan at katibayan natin sa panahon ng panglulumo. Siya nga pala, atin pong binabati muli ang isa sa ating sponsor, si Pastor Raquel Sarte po. Magandang umaga sa mga kapatiran natin dyan po sa Bagong Silang at page 9 at nandyan po sa ibaba ng ating screen, ipa-flash maya-maya ng ating technical group, ang ating pong tinatawag na address. So salamat sa biyaya ng ating pong Panginoon. Binabati rin natin ang mga nag-FDS ngayon sa Miramonte Church. Binabati natin sila CityLink Lovely at CityLink Evelyn. Welcome po, Barangay 185 and Barangay 182 ng Caloocan City. So salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Again, sa mga taga Iriga City at Goa Camarines Sur, bagamat may masamang panahon sa tabing sa gilid ng Kabikulan papuntang Northern and Central Luzon, ay lobby ng Panginoon. Mamayang gabi po hanggang Biyernes po ng gabi ay meron pong pamamahayag ng salita ng Diyos sa Goa Church under Pastor Raul Saldivar. So salamat sa biyaya ng ating pong Panginoon. Amen. So sa oras na ito tayo po sa walang pagkatagal tayo ay babati uli ng ilan sa may mga kaarawan. Binabati ko po ang mga Reyes family. Sila po, sila Maggie, sila Audrey at si Brother Albert. Advance happy birthday or belated happy birthday ang sa iyong mga anak. Si Brother Albert ay itong 17 ang birthday. Si Sister Feli Coino, happy birthday and maayong pagpaminaw sa ating broadcast. At sa iba pang mga nagdiriwa ng kanilang kaarawan, happy birthday sa inyo. At happy birthday kay Pastor Aldwin Gumba bukas. So binabati ko yung sarili ko bukas dahil lobby ng Diyos tayo ay nagbabiyahin na. Mamayang madaling araw patungkong patpuntang Goa, mga kapatid, at para ipangaral po ang salita ng ating Diyos. Binabati ko rin po ang mga kasama ko sa FDS, Pastor Roland Galang sa may Bestic Bill 2. Kayo po ay binabati po natin. At si Pastor Aniceto Becto, si Pastor Majumar Manaba sa lugar po ng Barracks Church, Pastor Manuel Manuel sa lugar po ng Mountain Heights, Caloocan City. Kung malalapit po kayo sa mga lugar na yan, ay pwede po kayong dumalo. Purihin ang ating pong Panginoon. At si Pastor Mary Pasis po ng San Isidro area, mga kapatid. At kung nais nyo pong malaman ng iba pang mga lokal na simbahan ng United Pentecostal Church, ay tawagan nyo lang po o i-text ang mga telepono nasa ilalim ng ating screen. And then ibibigay po natin ang mga address. Hindi lang po rito sa Camanaba, kundi sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo na may lokal po ang United Pentecostal Church. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kung wala po, sa wala po pagkatagal, kung may mga Biblia po tayo at kayo po ay makikinig na po ng salita ng Diyos, sa aklat po ng mga awit, talata po, kapitulo po, 102. Psalms 102, verse number 2 hanggang 7, mga kapatid, sa wikang Tagalog, ganito po ang ating mababasa. Mga awit, 102, talata po'y 2 hanggang 7. Huwag mong ikubli ang mukha mo sa akin sa kaarawan ng aking kahirapan. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin. Sa araw na ako'y tumawag, ay sagutin mo ang akong madali. Sapagkat ang mga kaarawan ko'y nangapapawi na parang usok at ang mga buto ko'y nangasusunog na parang panggatong. Ang puso ko'y nasaktan na parang damo at natuyo sapagkat nalimutan kong kanin ang aking tinapay. Dahil sa tinig ng aking daing, ang mga buto ko'y nagsisidikit sa aking laman. Ako'y parang pelikano sa ilang. Ako'y naging parang kwagos sa kaparangan. Ako'y umaabang at ako'y naging parang maya na nag-iisa sa bubungan. So mapapansin niyo, mga kapatid, na si David, katulad ng kanyang kaugalian, ay isinusulat niya yung kanyang nararanasan at nararamdaman, and even his observations ay isinusulat niya ang kanyang nakikita. And siguro marahil sumabay sa kanyang pagdadalamhati, sa kanyang pag-iisa,
ay napansin niya, verse number 7, mga kapatid, ang isang ibon na maya na nag-iisa sa bubungan. So imagine, mga kapatid, siguro naisip ni David, kung ako nga ay nakakaranas ng tinatawag na pagiging isa, ay bakit ito ring ibon? Siya rin pala ay nakakaranas ng pagiging isa or mas kilala sa katagang loneliness. Ngayong araw, mga kapatid, ay tandaan po natin, tuwing Miyerkules po, ay sinisigap po natin ang ating mga paksa ay mga bagay na nag-a-address sa mga tunay na mga pinagdadaanan sa araw-araw nating buhay bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, sapagkat ang ating mga tagapakinig po ay may iba-ibang kalagayan. Meron pong nakikinig sa ibayong dagat, meron nakikinig sa mga lugar na wala tayong mga lokal na pananambahan, at nais po nating abutin po kayo sa pamamagitan ng ating pong pangangaral ng salita ng Diyos. So today, I'm going to talk about victory over loneliness. Victory over loneliness. Lahat tayo ay nakakaranas ng ganito, ng feeling of loneliness o yung pakiramdam na ikaw lang ang nag-iisa o pakiramdam mo na ikaw lamang ang nakakaalam, nakakaranas ng mga nangyayari sa iyong buhay. Bilang pasimula ay gatulad ng aking paunang salita, nakita natin na si Psalmist David ay nakita po niya ang isang totoong realidad ng buhay ng tao. And that is, whether we like it or not, lahat po tayo ay daraan sa panahon ng loneliness. Sa panahon na ikaw ay pakiramdam mo na ikaw lamang ang humaharap ng iyong problema, pakiramdam mo parang walang nakakaintindi sa iyo, pakiramdam mo na parang ikaw lang ang nagpapasan ng kabigatan na meron sa iyong buhay. Ito pong maya na nakita po ni David doon po sa itutok ng bundok, mga kapatid, ay isa pong bagay na makikita po natin na si David po ay inaaral niya ano kaya ang meron sa mayang ito. Ano ang ginagawa niya doon sa itutok ng bubungan? Meron kaya talaga bang nakapansin na merong maya na nandoon sa ibabaw ng bubungan? Marahil sa isipan natin, mga kapatid na nakikinig, eh ano ba ang matututunan natin doon sa maya na nasa ibabaw ng isang bubungan? Sabi nga, who cares? Eh, lahat naman ng ibon ay may napapansin ba tayo? O ang ibon ba'y mabibigyan pa ba natin ng pansin? Dito niyo makikita, kahit hayop ay nakakaranas ng loneliness, kahit hayop nakakaranas po ng pakiramdam na siya po ay walang karamay at walang kasama sa kanyang buhay, mga kapatid. Pero katulad ng ating pong laging nasasabi at ipinapangaral, you are more than the sparrow. You are more than the birds na meron po sa kapalangan, mga kaibigan ko at mga kapatid, sapagkat ang Diyos kailanpaman ay nagmamalasakit sa kanya pong mga nilika. Tayo pong mga tao ay hindi naiiba sa mga ibon na ating pong magiging batayan ng pag-aaral ngayong araw, sapagkat ang tao ay nakakaranas din po ng loneliness. Now, paglilinaw nga po, mga kapatid, no, hindi po ang tinutukoy kong loneliness ay yung nararanasan natin, pinipili natin munang mapag-isa para po sa meditation, para po sa tinatawag natin pagpapahinga. So that's not loneliness. Yan po ay solitude. Ibig sabihin, isang bagay na pinili mong na humiwalay muna sa kaabalahan ng buhay o hindi muna makipagkapwa-tao dahil gusto mong makapag-focus ng iyong sarili sa Diyos, makapagbigay ng panahon para ikaw nga po'y makapagpahinga. I am talking about loneliness in the sense na kahit meron ka namang mahal sa buhay, meron ka namang kasama, nakakadalo ka rin naman ng gawain ng Panginoon o dili kaya ikay nakapakikinig ng salita ng Diyos, ngunit pakiramdam mo na parang ikaw ay nag-iisa at pakiramdam mo ay wala pong nakakaalala sa iyo. Nais ko pong sabihin sa inyo ngayong araw, mga kapatid, maging ang ating Panginoong Hesukristo ay nakakaranas na kung saan siya po ay minsan kailangan niyang ibukod ang kanyang sarili upang siya po ay manalangin. So madalas nating mababasa si Jesus Christ after preaching the word of God in a day o sa buong araw, siya po ay humihiwalay sumandali sa kanyang mga disipulo, and in a mountain ay siya po ay nananalangin doon, minsan magdamag pa po ayon sa Biblia, upang doon ay makausap, magkaroon po siya ng personal time na muling makarecover
ng kanyang kalakasan, mga kapatid. So walang masamang mag-solitude, walang masama na bumukod ka minsan kung ang layunin mo ay mag-ayuno, manalangin, magbasa ng banal na kasulatan para ikaw ay makapag-concentrate, makapagbigay ng panahon talaga na focused sa ginagawa mo, lalo na sa ating pong Panginoon. But today, we are going to talk about a big problem. Isa po itong malaking problema ngayon dahil ang mga dumadaan sa depression ay nakakaranas po ng loneliness feeling. Ang nakakaranas, mga kapatid ko, ng wag naman sana ay pakiramdam ng suicide, ay nakakaranas din po ng pakiramdam muna ng loneliness. Kaya ito pong loneliness ay isang emosyon na kailangan nating i-address, na kailangan nating ma-overcome, sapagkat ito po ay pwedeng magdala sa atin sa hindi nararapat na negatibong mga hakbang tulad nga po ng depression at wag naman sana ay pagpapatiwakal o yung tinatawag nating suicide. Huwag nating isipin, mga kapatid, na ito pong loneliness ay para lamang sa ilang mga tao. But to be lonely ay isang bagay na pwedeng maranasan ng kahit sino sa atin. Alam nyo po, ang loneliness ay pwedeng nararanasan ng nasa leadership. Alam nyo, sabi nga nila, kung titinanan natin ang leadership, isa kang presidente, isa kang lingkod bayan, o kahit ikay isang leader o isang pastor, minsan, akala natin, siguro ang ganda ng buhay ng mga taong ito, pero ang totoo, it's a lonely place to be a president. Imagine, pagka ikaw na lamang nasa opisina mo, ikaw na lang nasa church, ikaw na lamang sa iyong kwarto, hindi nila alam na ikaw ay nabibigatan, ikaw din ay nalulungkot, may mga personal ka rin struggle. At ito pang matindi, malahat ng tao binabatikos ka. Kaya ang maging leader ay hindi isang bagay na napakadali, mga kapatid. Kaya mahalaga po na bilang mga anak ng Diyos at bilang tagapakinig ay mapag-aralan natin kung ano ang pwede nating gawin upang sa gayon tayo po ay hindi mapagtagumpayan ng loneliness, bagkus tayo ang mapagtagumpayan ang problema sa loneliness. Kaya ang ating paksa is victory on our loneliness, mga kapatid. Sabi nga nila, mga kapatid, ang pakiramdam ng loneliness ay hindi po ito nakabatay kung may kasama ka ba sa bahay, meron ka bang mga kaibigan. Dahil posible na may kasama ka, may mga kaibigan ka, o nasa isang crowded place ka nga, pero ang pakiramdam mo pa rin ay nag-iisa ka. Kung kaya't kailangan pag-aralan natin kung paano magugupo ang ganitong damdamin, mga kapatid, upang sa gayon ay hindi tayo masingitan ng kaaway para tayo po ay ligligin at para tayo po ay palungkotin. Ganyan ang ginawa ng Diablo sa isipan ni Elijah, mga kapatid. Nang si Elijah po ay nanggaling sa Mount Carmel at si Jezebel ay hindi natuwa sa ginawa niyang pagpatay sa kanyang mga propeta, ay nagpadala po ng mensahe itong si Jezebel na pag nahuli niya si Elijah ay kung ano ang ginawa ni Elijah sa kanyang propeta, ay gayon din ang gagawin ni Jezebel sa kanya. Kung kaya't si Elijah po ay nagtago and eventually si Elijah po ay na-depressed at si Elijah po ay nakaranas ng loneliness sa isang lugar na tinatawag na Cherith. And to the point that he asked God that he may take his life. Hiningi niya sa Diyos na kunin na ng Panginoon yung kanyang buhay. Now, isang bagay po ang dapat nating maintindihan. Ang unang-unang mararanasan ng taong may loneliness, mga kapatid, or feeling lonely, ay yung pakiramdam niya na parang siya lang yung dumadaan doon. Pakiramdam niya na parang siya lang ang may problema. Pakiramdam niya siya lamang ang may dala-dala ng bigat. But ang totoo, hindi po yun ang totoong kalagayan. Ang totoo, marami ring dumadaan sa pinagdadaanan mo. Ikaw ay nandito, nariyan sa iyong kalagayan, nakikinig ka sa iyong cellphone, sa iyong desktop, sa iyong laptop. Sinasabi ko po sa inyo, hindi lang po kayo ang nakakaranas ng loneliness. Hindi lang po kayo ang nakakaranas ng pakiramdam na ikaw ay nag-iisang lumalaban sa buhay, kundi marami. At kami ay naparito para sabihin sa inyo, hindi ka po nag-iisa. Marami din ang dumaraan sa pinagdaraanan mo. Matuto ka lang tumawag sa Diyos at matuto kang kumapit sa kanyang mga pangako. And to make this text short, mga kapatid, si Elijah ay nung siya po'y nahimasmasan at lumabas doon sa yungib, matapos magpadala ang Diyos ng apoy, magpadala ang Diyos ng kulog, magpadala ang Diyos ng paglindol, ay dumating anya yung tinatawag na matinis o malambot na tinig, still small voice ng Panginoon. And then sinabi ng Diyos kay Elijah, matapos ang sabihin, bumalik ka sa iyong nilalakaran. Siya nga pala, Elijah, meron pang 7,000 tuhod.
na hindi lumuluhod kay Baal. O, di ba? Gandang malaman. Kung may time lang tayo talagang makikinig sa Diyos, na hindi lang pala tayo ang dumaraan sa ating pinagdaraanan. Sa katunayan, sinabi rin ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, verse number 13 hanggang 14, na hindi at hindi po ikangay dapat tayo ikangay mabigla o ikangay hindi po tayo dapat magulat sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. I would like to read this particular verse, mga kapatid, sa tamang teksto, mga kapatid. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 and verse number 13, hindi dumadating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin o subukin nang higit sa inyong makaya o makakaya. Kundi kalakipnin ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Dito sa salita ng Diyos, makikita natin, mga kaibigan at mga kapatid, na ang sabi po sa King James Version, na itong mga temptation, na itong mga pagsubok na ating pinagdadaanan ay common. There hath no temptation taken you, but such is common to man. Kaya huwag mong iisipin, kaibigan at kapatid, na ikaw lamang ang nakakaranas ng loneliness. Ikaw lamang nakakaranas na ikaw ay parang pinagkakaisahan. Maging si Pablo, nakaranas niyan, mga kaibigan at mga kapatid. Pero itong mabuting balita, sabi ng Biblia, ang Diyos ay tapat na hindi niya tayo papahintulutang magsakit o magbata na mga bagay na ito higit sa ating makakaya. Kapag nakakakita ako ng isang tao na may pagsubok sa kanyang buhay, ay lagi kong naisasabi sa akin sarili, kaya yung pagsubok na yan ay binigay sa kanya sapagkat kaya niya. At kung bakit hindi ito binigay ng Diyos sa akin, baka hindi ko kaya. Nevertheless, ang Panginoon, ang sabi niya, na sa panahon ng iyong pinagdaraanan, ang Diyos ay nagpapadala ng mga pintuan or way of escape para tayo ay makailag o dili kaya'y tayo po ay agad-agarang makakalagpas sa ating mga pinagdaraanan. Nakita niyo, mga kapatid, ano? Yung maya doon sa nakita ni David ay isang bagay, mga kaibigan ko at mga kapatid, na ang gandang mapansin na hindi talaga tao lang pala nakakaranas ng loneliness, kundi bakit pati mga hayop. Mayroon niya akong alam, mga kapatid. Alam niyo ba yung mga lovebirds sa Sister Alice, no? Ito yung ibon na hindi mabubuhay nang walang partner. So lahat ng mga nakaranas bumili ng lovebirds ay bumibili ng pampares yan. At kung napansin nyo po na ito'y namatay at naiwan siya nag-isa, mapansin nyo ilang araw po mamamatay din po yung isang ibon sapagkat pares sila. Hindi siya mabubuhay na wala yung kanyang partner. Purihin ang ating Panginoon. Now, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang loneliness ay isang mapaminsalang puwersa. It is a destructive force in our time. Sabi po ng isang pag-aaral na 50% ng mga biktima ng heart attack o yung tinatawag ng atake sa puso ay ayon po sa pag-aaral ay nakaranas po muna ng feeling of depression at feeling of loneliness. So bago pala inatake anya yung sa puso ang mga tao ay nakaranas muna siyang ikangay magkulong sa kanyang kwarto at pagkatapos siya po ay mapag-isa. At pagkatapos ay hindi niya kinaya emotionally and eventually siya po ay inatake sa puso. Kaya mahalaga tayong mga tao ay marunong magdala ng ating loneliness. Huwag tayong magkulong sa kwarto, mamasyal ka, lumabas ka. Ikaw ay makipag-interact sa iyong mga mahal sa buhay. At tayo namang mga mahal sa buhay ay magkaroon ng panahon din naman sa ating pong mahal sa buhay. Alam nyo, sabi nga nila, isa po sa naging negative na epekto ng technology sa ating panahon is that technology cut off our families para magkaroon tayo ng quality time. Ano pong ibig kong sabihin? Noong unang panahon, ang tipikal na larawan kapag kumpleto ang pamilya sa bahay ay sabay-sabay kumakain. O kaya sabay-sabay nasa sala, either nanonood ng television o nanonood ng video. At sila po ay may panahong makipag-usap, makipagkwentuhan kung ano ang mga nangyayari sa kanilang buhay-buhay. Pero ngayon, ang nangyayari, typical na larawan, si tata, si daddy, mayroong cellphone. Si mommy, may cellphone. Ang mga anak, may cellphone. So, ang typical na larawan ngayon, nasa sala nga, pero lahat mayroong pinipindot na cellphone, may tablet. So, wala na talagang quality time of communication sa family. Sa katunayan, pag hindi tayo mag-iingat sa daming kaabalahan natin, mga kapatid, ang nangyayari po ay lumilipas ang araw na hindi natin nakakamusta ang ating mahal sa buhay.
Ngayon nga, may trending ngayon na cartoon akong nakikita o caricature, yung senaryo na may isang nanay na tinatanong yung anak na may hawak, may hila-hilang bag na mabigat. At ang tanong eh, saan ka pupunta? So nagkaroon na po ng iba't ibang interpretation yan, iba't ibang version mga kapatid. Pero maganda po yung nanay ay nagtatanong sapagkat pag nasa labas na po ang ating mga mahal sa buhay, ay hindi na po natin typically alam kung ano po at saan ang ano na po ang nangyayari sa ating mga mahal sa buhay. So wag nating payagan na kahit may mga cellphone, busy tayo, ay wala tayong panahon kamusta. Hindi natin alam, yung anak pala natin ay marami ng problema sa school. Hindi natin alam, meron na palang boyfriend, girlfriend ng ating mga binata at anak na dalaga, tapos nagkakaproblema pa. So wag nating papayagan na hindi natin nakakamusta ang ating mga mahal sa buhay. Another survey, mga kapatid, ay nagsasabi 80% ng mga nakakaranas pong lumapit sa mga psychiatrist o psychologist ay nararanasan ito dahil nakakaranas po sila ng loneliness. So they come to these people na aral, trained counselors, trained people para makinig ng mga pinagdadaanan ng mga taong ito. But eventually, mga kapatid, binabayaran ang marami sa kanila. Yan po naiiba ang mga lingkod ng Diyos, ang mga pastor. Sapagkat pag magbibigay, hingi kayo ng panahon at oras sa inyong pastor, mga kapatid, walang bayad po yun. Minsan ang pastor pa ang magdadala ng pagkain para makapag-usap. Dadaling kayo sa isang lugar na malamig at masarap ang pagkain para kayo ay makausap ng sarilinan. So mga kapatid, it is a destructive force itong loneliness na ito. Isang malaking problema kaya huwag po natin itong mamaliti. Now, alamin natin, saan ba nanggagaling ang loneliness mga kapatid? Meron pong tatlong bagay akong babanggitin sa inyo na major na pinanggagalingan ng loneliness sa buhay po ng tao. Ang unang-unang dahilan kung bakit nakakaranas ang tao ng loneliness is loneliness comes from rejection. Maraming mga tao po, siguro naman ay nagkaroon po tayo ng pagsisikap na magkaroon ng kaibigan. Sabi nga nila, ang isang normal na tao ay nakapag-maintain ng at least 10 meaningful friendship. Kaya nga pag ako ay nagpapa-seminar, nagtuturo ako, ay ginagamit ko ang isang parang group activity. Sige nga, name 10 friends you can remember now. At sa aking karanasan, ang iba nga ay hanggang 5 lang ang naaalalang kaibigan, Sister Alice, mga kapatid. Why? Sapagat tayo pong mga tao ay kaya lamang mag-keep ng meaningful relationship sa maikling sphere lang, mga kapatid. Sapagat pag sobrang dami naman, ay baka hindi natin mabibigyan po ng pansin. Sabi nila, ang isang normal na tao ay kailangan mag-keep at least 10 meaningful relationship, mga kapatid. Minsan, ito realidad. Sa FB, sa faith, sa FB world, mga kapatid, salamat, marami tayong kaibigan. Minsan nga may nagsabi, nagreklamo sa akin, Pastor, ang hirap mo naman i-add sa FB. Ang hirap mo naman i-friend. Bakit? Ayon sa FB, umabot ka na raw ng 5,000. O ngayon, sabi ko, mga kapatid, sa mga kapatiran, mga kaibigan ko na ina-add ako pa umanhin, talagang umabot na po ng 5,000 ang mga kaibigan ko sa FB. Salamat sa Diyos dahil kahit papaano, minsan hindi na ako mahirapang bawasan dahil may nagbabawas. Binabawas ako. Lalo na nagsimula akong mangaral ng salita ng Diyos, nabawasan yung aking mga kaibigan, Sister Alice. Aywan ko ba kung kailan ako nangaral ng salita ng Diyos? Ay nabawasan ang aking mga kaibigan, mga kabarid. Pero pag nag-post ako ng cute, nag-post ako, bakit madaming kaibigan ko? Well, sabi ko nga, dibaling mabawasan ako ng mga kaibigan na hindi mahal yung Diyos ko. Basta ang naiwan sa aking kaibigan, dadalhin ako at tatanggapin ang aking pagkatao. So, sa mga in-unfriend ako, sa tinanggal ako sa friends list, okay lang sa akin yun. Basta magkaibigan pa rin sa akin tayo. Una sa lahat, hindi naman natin alam sino yung nagtanggal sa iyo bilang friend. Ano? Malalaman mo na lang kapag nagkamustahan. Doon na nalalaman na ikaw pala ay tinanggal sa listahan ng friends. So ang loneliness, mga kapatid, nanggagaling sa rejection. Nanggagaling, mga kapatid, sa mga tao na kung saan sila po ay tayo po'y inaalis sa kanilang buhay or they intentionally tinatanggalan tayo ng tinatawag na connection sa kanila. Mga kapatid, huwag nating payagan na tayo po ay magkaroon ng ganitong damdamin ng rejection. Dapat nating maintindihan, hindi ang kaibigan mo o yung mga taong nakapaligid sa iyo ang magde-define ng pagiging tao mo. It is not them.
Hindi sila ang magkukumpleto ng iyong buhay. Ang magkukumpleto ng buhay mo, yung Diyos. Sabi nga ng isang kasabihan, God without man is still God. Ang Diyos, kahit walang taong nilikha, Diyos pa rin siya. Sapagkat wala pa ang tao, ang Diyos ay nag-i-exist na o ang Diyos ay andyan na. Pero ang tao na walang Diyos ay walang kabuluhan. Man without God is nothing. Marahil nakikinig ka ngayong araw, ikaw ay nabubuli, ikaw ay tinataboy dahil hindi ka kasing yaman siguro nila, hindi ka nila kasing ganda, hindi ka nila kasing gwapo, o dili kaya'y sabihin na natin, hindi ka nila kasing talino. Sige lang, mga kaibigan ko at mga kapatid, mag-pray ka, bibigyan ka ng Diyos na mga kaibigan, mga hal sa buhay na tatanggapin ka maging sino ka paman. Yan ang kagandahan ng church family. Yan ang kagandahan ng pamilya na kinapanganakan mo. Dahil sigurado, wala pong sino mang tao na itatanggi sapagat ikaw ay mahal nila sa buhay. Minsan ako po ay papunta sa church one Sunday, mga kapatid. At habang naglalakad ako sa papalengke ng malaria, ay nasa lubong ko yung ilan sa mga batang tinuturuan namin sa Miramonte. At seryoso yung bata eh, no? Sister Alice, seryoso yung bata. Alam niyo, ang sabi sa akin, Pastor, bakit ang gwapo mo ngayon? Sabi niya, yun ang sabi sa akin ng bata. Pastor, bakit ang gwapo mo? Alam niyo, sinagot ko talaga, alam mo anak, pangatlo ka nang nagsabi sa akin, gwapo ako. Ayan, gusto niyo malaman, bakit pangatlo? Siyempre, una nagsabing gwapo ako, magulang ko eh. Wala naman ba magsasabi niyan, kundi magulang ko. Pangalawang magsasabi sa akin yan, pamilya ko, asawa ko, di ba? At siyempre, pangatlo, yung mga taong naniniwalang gwapo ako, salamat sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, huwag kayong papayag ma-i-reject. If people reject you, marunong kayong sumagot. Mawa, sinabi nila, Pastor Gumba, ang taba mo, hindi ako mataba, healthy lang. O ganun ang mga sagutan dyan. O kaya sasabihin, Sister Alice, ang puti mo naman, salamat, maputi, at least nakikita. O di ba? Hindi yung, grabe ka naman, hindi naman ang sobrang taba, talagang masagana lang kumain. Huwag kayong masasaktan. When people reject you, lagi niyong sasabihin, kayo ang nawalan, hindi ako. Ayan. Marami kasi sa atin, iniinda yung rejection. Kesyo hindi pinansin, kesyo hindi binigyan ng panahon. Eh, bakit ka mag-aaksaya ng panahon sa mga tao hindi ka pinapansin at hindi ka binibigyan ng panahon? So, give your time that people loves you as you are, mga kapatid. So, kung nakakaranas po tayo na ini-ignore tayo, tayo ay binubuli, pinumput down tayo, mga kabarit, huwag kayong papayag na ito po ay inyo pong damdamin. Bagos sabihin ninyo, sige lang, kung ako ay nire-reject ninyo, ako ay hindi nyo binibigyan ng pansin, okay lang, kompleto pa rin ako. Mahal ako ng Diyos, mahal ako ng pamilya ko, at mahal ako ng aking mga kapatid kay Kristo. Pangalawang pinanggagalingan po ng loneliness, mga kapatid, ay galing po sa insecurities. Mga kapatid, ibig sabihin ng insecurity, feeling ng walang halaga sa buhay. You have a feeling that you have no worth. Yan ang ibig sabihin ng insecurity. Ang dahilan kung bakit marami mga tao ang insecure sa buhay, because mahilig po tayong mag-compare ng mga bagay na wala sa atin. Sa katunayan, talagang ikaw ay malulungkot. Makakaroon ka ng pakiramdam ng loneliness kapag iniisip mo yung mga bagay na wala sa'yo. Eh, pero kapag iniisip mo yung mga bagay na meron sa'yo, dito yung masasabi, hindi ka kulang, hindi ka ikangay sa lahat. Sabi nga ng isang old song, mga kapatid, count your blessings. Name them one by one. Huwag nating tingnan yung bagay na sa palagay mo'y wala tayo at sila ay meron. Lahat tayo ay may mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Kaya ang kailangan lang po natin, mga kaibigan at mga kapatid, atin pong tanggapin yung ating mga pinagdadaanan o yung ating mga kalalagyan. Ang pangalawa na dahilan bakit ang tao nagiging lonely ay sapagkat sa pakiramdam ng insecurity. Pag sinabing insecure, ito yung pakiramdam na hindi ka panatag sa iyong damdamin, sa iyong relationship, sa iyong pong kakayanan. Kaya nai-insecure at siyempre kaakibat ng insecurity, jealousy, magsiselos ka ngayon. Dahil feeling mo, walang naniniwala sa iyo. Feeling mo, walang nagbibigay sa iyo ng pansin, mga kapatid. Pero ang totoo, mga anak ng Diyos, you are God's unique creation. Lagi kong sinasabi to, salamat sa Diyos, wala kang kamukha. Salamat sa Diyos, God created you as you. Hindi ka dapat magkaroon ng pakiramdam
ng insecurity because you are comparing yourselves with other people. Eh ano kung hindi ka mayaman? Eh ano kung ikaw ay yan lang ang tinapos mo? Eh ano kung ganyan lamang ang iyong estature, ang iyong mukha? Ang mahalaga, may tsura ka. Ang mahalaga, tao ka. Ang mahalaga, nabubuhay ka ng marangal. Hindi po nasusukat ang pagkatao ng ating pong yaman, ng ating mga itsura, mga kapatid. God loved us as you are. Kaya hindi tayo dapat kailanpaman matukso na tayo po ay ma-insecure, mga kaibigan ko at mga kapatid. Ang mahalaga, ating pong pinagsisikapang mapagbuti ang ating buhay at maging mabuti tayong lingkod ng ating pong dakilang Diyos. Pangatlo na pinanggagalingan po ng loneliness is the feeling of sorrow, tragedy, and even loss. Marahil tayong lahat ay nakakaranas ng iba't ibang kalungkutan. Nakakaranas tayo ng lungkot when we lost someone that we love. Ako po, mga kapatid, ay hindi madali ang aking buhay sapagkat ako po ay wala ng magulang. Wala na po ang tatay at nanay ko. Kapwa silang nasa Panginoon na. Pareho silang kinuha ng Diyos sa same date, February 10, nang sila'y parehong kinuha ng Panginoon. At hindi madali sa isang anak na katulad ko, bagamat may mga kapatid pa po ako, na wala ng magulang, Sister Alice. Imagine, no? Siyempre bilang anak, pag may mga pinagdaraanan ka, ang saya kayo, may matatakbuhan kang magulang, makakaiyak ka, makakarinig ka ng mga payo galing sa isang mapagmahal na magulang. So ako, wala na akong ganun. So pag may panahon, umiyak na lang ako sa sarili ko, umiyak ako sa kwarto, umiyak ako sa church, because wala akong mapagsabihan ng aking mga nararamdaman. Sapagkat sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, hindi kayo nag-iisa. Kahit kami mga pastor, nakakaramdam din kami na sino kayang makakaintindi sa aming pastor? Na pag sinabi namin ang aming mga problema at mga pinagdadaanan, hindi kami i-judge ng tao. Hindi kami pag-uusapan ng tao. Kasi yan ang realidad na malungkot sa panahon natin ngayon. Na pag nagsabi ka ng problema mo, minsan salip na tulungan ka pa, Sister Alice, pag-uusapan ka pa. Na salip tulungan ka na lang, ay ididiin ka pa. Ikaw ay ikangay sa term pa ngayon ay kakarnin ka ng tao. Nevertheless, hindi tayo nawawalan ng pag-asa sa sangkatauhan. Salamat may church. Salamat may mga mahal sa buhay tayo na willing pong makinig sa ating mga pinagdana. Kaya kayo po may mga magulang pa, may asawa pa o mga mahal sa buhay, thank you. Pasalamatan mo ang Diyos. Sapagat you have these people to watch your back, sabi nga ng isang kasabihan. Hindi ka dapat manatiling nag-iisa or lonely. Because God gave us our family. God gave us the church. God gave us friends, mga kapatid, para sila ang gagamitin ng Diyos. Para ikaw ay aluin, para ikaw ay palakasin, at para ikaw ay pasayahin, mga kapatid. So ang sorrow at tragedy at loss ay pinanggagalingan ng loneliness, mga kapatid. Kaya mahalaga na kapag may alam tayong mga taong dumaraan sa loneliness, dalawin natin. Puntahan natin sila, lalo yung mga kamamatay lamang ang mahal sa buhay, nawala ng trabaho, nagkaroon ng breakup sa mga karelasyon, o ka ngayon may mga blessing na hindi natuloy. So when these people come to you and tell them what they are going through, pray for them. Iparamdam mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. And if they are crying, let them cry over your shoulder. Hayaan mo silang umiyak sa iyong balikat. At hayaan mong ilabas niya o nila ang kanilang mga sorrows sa iyo. Ano pa't may kaibigan ka? Ano pa't may asawa ka? Ano pa't meron kang mahal sa buhay? Ano pa't meron kang church kung sila ay hindi magbibigay ng pansin, mga kaibigan ko at mga kapatid, sa iyong pinagdadaanan? Now, si Job, mga kapatid, ito ibabasahin ko po sa wikang Tagalog para mas pag binagbay natin ay mas maintindihan natin. Sa Job chapter 19 verse 13 hanggang 19, ay mababasa natin ang ganitong bahagi ng salita ng Panginoon. The book of Job, chapter 19, verses 13 hanggang 19, mga kapatid, ganito ang mababasa nating bahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Job 19, verse 13, up to 19 sa wikang Tagalog, ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Inilayo niya ang aking mga kapatid sa akin, at ang aking mga kakilala ay pawang nag-iba sa akin. Nararanasan niyo ba to? Katulad ni Hope, na yung mga kapatid di umano at kanyang mga kilala ay nagbago. Nilayuan siya. Imagine, mga kapatid, ito ang realidad ng buhay. Si Job, mayamang tao. Sabi ng Biblia, si Job, mayamang tao.
At pag mayaman ka, meron kang pakinabang, marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak. Pero nung nabalita nila si Job ay wala ng pera, namatay pa ang lahat ng kanyang mga anak, ang natira na lang bahay na yun, at nabalitaan nila na wala na siyang kapakinabangan. Ang sabi ng Biblia, verse 13, lumayo yung mga kapatid niya mismo at maging yung mga nakakakilala. What a sad reality in this life. Kaya malalaman niyo po ang totoo niyong kaibigan at mahal sa buhay ay kapag wala ka na, nandyan pa rin ba sila. Verse number 14, ang aking mga kamag-anak ay nangagsilayo at nilimot ako ng aking mga kasakasamang kaibigan. Tingnan niyo, totoo pala talaga ang Biblia, no? Bago pa natin tinuturo ito, pinauna na po sa Biblia na pag nakakaranas ka po ng mga trahedya at pagsubok sa buhay mo, katulad kay Job, tingnan niyo, yung mga kamag-anak ni Job at mga kasakasamang kaibigan niya dati, ngayon iniwan siya. Verse number 15, silang nagsisitahan sa aking bahay. O isipin mo, kapag marami kang, pag maganda ang buhay mo, maraming bibisita sa'yo dahil magpapakain ka, manglilibre ka. Okay, so bakit? Kasi may pakinabang ka, Sister Alice, Nana Ma'am Feb, dahil ikaw ay nanglilibre, ikaw ay marami silang kabusugan sa iyo. Pupuntahan ka talaga sa bahay, mga kapatid. O sa mga pala pupunta sa birthday ko bukas, wala ako, nasa Irigan ako by that time. So, babawi na lang ako pag uwi ko ng Sabado, mga kapatid. So, normal yon. Pag okay ka, masagana ka, dadayuhin ang bahay mo, mga kaibigan at mga kapatid. At ang aking mga lingkod na babae ay ibinibilang akong manunuluyan. Ako'y naging kaiba sa kanilang patingin. Isipin nyo, maging yung dati niyang mga kasambahay, nung wala na siyang sigurong kayamanan, wala nang pambayad. Sister Alice, pati yung kasambahay niya na pinapasahod niya, amo ang tingin sa kanya ngayon, nag-iba na rin ng pagtingin sa kanya. Grabe talaga ang nagagawa ng kawalan. Grabe talaga ang pagbabago ng maraming mga tao kapag tayo po'y hindi na kasing yaman, hindi na kasing sikat, hindi na tayo may posisyon, hindi na tayo mayroong impluensya, kaya iniiwan na tayo ng tao. Verse number 16, aking tinatawag ang aking lingkod at hindi ako sinasagot, bagamat sinasamo ko siya ng aking bibig. So tinutukoy niya dito, mga kapatid ko, yung kanyang steward, yung kanyang butler, yung kanyang utusan. Pero ngayon, hindi na po siya pinapansin. Una, dahil marahil nga, wala na siyang pambayad. Parang sinasabi ng kanyang utusan, pantay na lang tayo, Ginoong Hope. Kaya bakit makuutusan? Sino ka ngayon para ako ay pag-utusan? Talatang 17, ang aking hininga ay iba sa aking asawa at ang aking pamanhik sa mga anak ng tunay kong ina. Verse 18, pati ng mga bata ay humahamak na sa akin. Kung ako'y bumangon, sila'y nangagsasalita ng laban sa akin. Imagine this, mga kapatid. Nang si Job mayaman, nang si Job ay sabihin na nating may pakinabang, si Job ay sikat, si Job ay may pakinabang, ang sabi ng salita ng Diyos, maraming tao pinupuri siya. Magagandang salita ang kanyang naririnig. Pero ngayon, mahirap na si Job. Kasing pantay na siya ng mga mahihirap. Ano? Anong sabi ng salita ng Diyos? Maging yung mga bata na siguro binaabutan niya rin ng pera, ngayon, siya po'y iniinsulto na at nagsasalita na ang mga kaibigan niya ng laban sa kanya. What a sad reality of life, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Pag nakatagpo ka ng mga kaibigan, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, na hindi magbabago pag sa panong ikay walang-wala na at ikaw, mga kaibigan ko at mga kapatid, ay wala na pong may pagmamalaki. Verse number 19, last verse, lahat ng aking mahal na kaibigan ay nangayayamot sa akin. Isa po sa realidad pa ng buhay ay ito. Nung ikaw ay may pera, nang ikaw ay mayaman, ang daming dumadalaw sa iyo, humihingi ng tulong, humihingi ng tinatawag na pag-alalay sa kanilang mga sirkumstansya. Talaga namang ikaw naman, na nagtitiwala at nagmamahal na kaibigan, ay tulong naman ang tulong sa kanila. Pero ngayon, nang ikaw na ang nangailangan, nang ikaw na ang kailangan, ika nga ng saklolo nila, sila naman ang nayayamot sa iyo. Sabi ko nga, mga kapatid, hindi ba nila naalala siguro kay Hope, na nung sila po ay lumalapit kay Hope, nangungulit din naman sila na sila'y nagmamakaawa para tulungan.
Ngayong sila naman o si Job naman ang nangangailangan, agad-agad pinakita, nayayamot o dili kaya'y naiinis ang mga taong ito. Meron nga po pala akong paalala. Sasabihin ko po ito sa lahat na nakikinig. Ikaw man ay lingkod ng Diyos, ikaw man ay kapatirang nagsimula sa wala, huwag mong kakalimutan kung saan ka galing. Huwag mong kakalimutan paano ka nagsimula. Nais ng Panginoon na the more na pinagpala ka, alalahanin mo yung mga taong tumulong sa iyo. Alalahanin mo yung mga taong naging dahilan kung bakit nandyan ka. Huwag mangyari na kung kailan ikaw ay pinagpala, tumatanggi kang tumulong. Tumatanggi ka na ikaw ay maging daluyan ng pagpapala ng Diyos para sa buhay ng ibang mga tao. Ako po, ang prinsipyo ko, pag ako humingi ng tulong sa kanino man, sisikapin ko lang humingi ng tulong. Lalo na para sa gawain, pero hindi ako mamimilit. Sapagkat kung talagang tutulong ang tao, isang sabi mo pa lang, magsasabi yan. At kung hindi, maaari ay magpapaliwanag at sapat na yon sa akin, mga kapatid. Pero si Hope, mga kapatid, ano? Lahat ng kanyang mahal sa buhay, na kaibigan pa, ay nangayayamot sa akin, sabi niya, at ang aking minamahal ay nagsipihit ng laban sa akin. Isang nakalulungkot na realidad. Kaya no wonder maraming mga tao ang nakakaranas ng loneliness ngayon. Because kung kailan nawalan, bagsak ang kabuhayan. Wala nang kapakinabangan, saka naman sila nakakaranas na layuan. Kung kailan sana si Hope ay tutulungan ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga kaibigan, doon naman sila lumalayo, mga kaibigan ko at mga kapatid. Pero isang mabuting balita, salamat nandyan ang Diyos na siyang tumindig at umalalay kay Hope sa panahong walang gustong tumindig kay Hope. Ang totoo, naluluha ako ng konti sa oras nito, mga kapatid. Ang totoo ay, I cry with the people na dumaraan sa ganitong pinagdadaanan ni Hope. Sapagat hindi madaling humarap sa mga pagsusubok na nag-iisa ka lang. Hindi madaling humarap sa mga kapagsubukan na yung mga taong inaakala mong mahal ka ay lalayuan ka sa panahon na kailangan ka sana nila. Mga kaibigan ko at mga kapatid, nararamdaman kita. Pero sasabihin ko po sa inyo, meron tayong Diyos na siyang matatakbuhan natin kapag tayo po ay wala nang dadamay, mga kaibigan ko at mga kapatid. Dumaan si Hope sa grabing kalungkutan, namatay po lahat ng kanyang anak. Si Hope po, nawala lahat ng kanyang ari-arian. Meron nga siyang naiwang asawa, pero ang asawa niya ay tinutulak siya, binubuyo siya, nasumpain ng Diyos para ikang ay matapos na ang kanyang paghihirap. Pero purihin ang mahal na Diyos, mga kaibigan ko at mga kapatid. Meron din palang nagmamahal kay Hope. Si Hope pala, mga kapatid, ay meron din palang nalalabi, Sister Alice, na mga tao na mahal sila. Kaya nang nabalitaan po nila na si Hope ay namatayan, si Hope ay nawala ng kayamanan, ano ang ginawa ng mga taong nagmamahal sa kanya? Babasahin ko po ang Hope chapter 42, verse number 10 patuloy. At inalis ng Panginoon ng pagkabihag ni Hope ng kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan. At binigyan ng Panginoon si Hope ng makalawa, ang higit na dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. Anong ginawa ni Hope? Salip na mainis siya at magalit sa mga taong gumawa nito sa kanya, pinanalangin niya yung mga kaibigan niyang ginanyan siya. What a heart of Job. That's the reason why hindi nagkamali talaga na si Job ay pagpalain ng Diyos. Dahil sa halip magtampo siya sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay, si Hope po, pinanalangin niya ang mga taong iniwan siya. Nang magkagayoy, verse 11, nagsiparoon sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae. Purihin ang Diyos. Hindi naman pala lahat ng kapatid niya ay talagang hindi po siya minamahal. Dumating ang araw, sabi rito, lahat ng kanyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat ng naging kakakilala niya ng una, hindi naman pala lahat ng kaibigan niya ay kinalimutan siya. Mga kapatid, dumamay pala talaga ang mga mahal nila sa buhay pa rin. May mga totoo pala siyang kaibigan pa rin na dumating at kung saan siya po, mga kaibigan ko at mga kapatid, ay dinamayan.
at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanilang bahay at nakipagdamdam sa kanya. Iba, imagine mga kapatid, they ate what was served by Job. At kapag nagkukwento si Job ng kanyang buhay, kung naiiyak si Job, umiiyak din sila. At inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isa'y isang singsing na ginto. Wow, imagine this gesture of love. Kaya naniniwala talaga ako mga kapatid, nakapaggagawa tayo ng mabuti para tayong nagahasik. Hindi tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa o sa mahal sa buhay para may kapalit. Pero isang mabuting bagay mga kapatid, na kahit wala kang inaasahang kapalit, patuloy kang gumawa ng mabuti kahit wala kang inaasahan. Because one day, these people that will remember you, na kapag ikaw naman ang dumadaan sa pinagdadaanan nila dati, these people will come to you and rescue you sa iyong loneliness, kaibigan at kapatid. Kaya huwag kang malungkot. Pakiramdam mo nag-iisa ka. Pakiramdam mo walang dumadamay sa iyo. Hayaan mo na ang mga taong nagmamahal sa iyo ay kausapin ng ating Panginoon. Malay mo kung hindi ngayon, baka bukas, andyan na ang mga kaibigan mo at mga mahal mo sa buhay para damayan ka. Verse 12, sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job, na higit kaysa kanyang pasimula, at siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Kung may panahon kayo sa chapter 1 ng Job, makikita nyo, dinoble ng Panginoon ang mga lahat ng bagay na nawala kay Job. At ito pang maganda. Siya, verse 13, na may nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. 10 ang anak na namatay, 10 din po ang pinalit na bagong anak para sa atin pong kapatid na si Job. Nais ko pong sabihin sa inyo, panagumpayan natin ang loneliness. Panagumpayan natin kung nakakaranas tayo ng pakiramdam, nag-iisa ka lang. Huwag mong papayagan na dahil sa iyong pakiramdam, ihihiwalay mo ang iyong sarili sa kanila. Na dahil sa iyong pinagdaraanan, ay iyo pong sasarhan ang buhay mo sa mga taong totoong nagmamahal sa iyo. Ako po'y na umaabot sa iyo, maraming nagmamahal sa iyo. When the devil comes at this time, na ikaw ay nakakaranas ng loneliness, and he tells you that nobody loves you, tell the devil he is a liar. Sabihin mo sa demonyo, sinungaling ka, sapagat una sa lahat, mahal ako ng aking Panginoong Hesukristo. Huwag nating papayagan mga kabarid, na tayo mga kaibigan at mga anak ng Diyos ay mapaniwalang walang nagmamahal sa atin. Now, bago ko maubusan ng oras, ayon po sa psychology, ito po'y ini-incorporate natin, walang masama na tayo ay magdagdag ng konting kaalaman. Ayon po sa isang pag-aaral, there are 3 basic psychological and spiritual needs tayong mga tao. Nawa, ito yung may jot down. There are 3 basic psychological and spiritual needs na meron ng taong in terms of pangangailangan. Number 1, someone to love and share intimately with. Again, ang unang-unang physical o psychological at spiritual need ng tao is someone to love and share intimately with. Unang-unang pangangailangan ng tao, Anya, ay isang taong magmamahal sa iyo at maibabahagi mo ang buhay mo ng malalaman. Kaya salamat sa kaibigan, salamat sa asawa, salamat sa mga mahal sa buhay. Pangalawa, someone who understands, knows how they feel, and yes, they will say it, I care. Ang pangalawang psychological at spiritual need ng mga tao pala ay silang tao na nauunawaan ka at alam nila yung nararamdaman mo at sasabihin sa iyo that they really care. Kaya kahit sa aming church, ang aming pinaka-theme na laging naming sinasabi sa pagtatapos ng aming programa, Jesus heals, Jesus saves. Ano nakalagay sa dulo? Lagi namin sabi, because He cares. Kasi ang problema sa mundo ngayon, we don't care. A lot of people don't care now. Hindi natin masisisi, pero dapat hindi nawawala yung pagmamalasakit.
At pangatlo na psychological and spiritual needs ay ang someone who needs them and wants them. Ang pangatlong pangangailangan natin, Anya, ay sa isang tao na mararamdaman niya na kailangan siya ng mga taong ito at ang mga taong ito ay kailangan po siya. Hindi siya kailangan dahil may pangangailangan, dahil may pakinabang. Kung itong tatlong bagay na ito ay ating may pamimigay o may bibigay sa ating kapwa-tao, naniniwala po tayo ay walang taong makakaranas ng loneliness sa kanyang buhay. And today, I would like to tell you this word. Loneliness. Ang loneliness po ay kayang mapagtagumpayan sapagkat nandito ang ating Panginoong Hesukristo para damayan ka at para samahan ka. Naalala ko isang awit na inaawit ko palagi sa aking personal devotion time. Sabi nung awit, kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na ikaw ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? I really love this song. Di ba't wala, lahat ay dilingid sa kanya, kaya't wag mabahala, hindi tayo ay kanyang bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, may Diyos tayo na mahal ka. Inaantay ka lang niya na sabihin sa kanya ang mga pakiramdam, ang mga pinagdaraanan mo. Yes, thank God for friends. Yes, thank God for parents. Thank God for husbands or wives. Thank God for parents. But in reality, maraming pagkakataon, nakakalimot silang iparamdam sa atin na mahal ka. But not Jesus Christ. Kaya kung saan ka man naroon at ikay nakakaranas ng kalungkutan, bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? And if you are a listener right now, hindi mo paganap na kilala ang Panginoon, mahirap kayang harapin ang buhay na walang Diyos, na wala pong Panginoong magtatanggol sa iyo. I ask you, tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Kilalanin mo siya. Anyayahan mo siyang kumilos sa iyong buhay at siya po ay tutulong at gagalaw sa iyo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Mahal naming Diyos, sa oras nito, salamat po sa kalayaang ipangaral o ituro ang iyong salita. Kami po ay naniniwala, Panginoon, na kalooban mo ng iyong mga anak at mga nagsusuri ng iyong salita, sila po ay palakasin mo sa pamamagitan ng live streaming broadcast na ito. Father, in your name, saan man naroon ang aming mga kababayan at mga kapatid, lalo na po yung mga nasa ibayong dagat, sila po ay nakakaranas na malayo sa kanilang mahal sa buhay. May mga gabing umiiyak sila. Nakakaranas sila ng homesickness. Lord, abutin mo sila. Iparamdam mo sa kanila, hindi sila nakakalimutan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa bansang sinilangan, may pastor, may kapatirang nananalangin sa kanila na sila po ay tutulungan. Mo Diyos palagi. Sino mang nakikinig, Panginoon, na nakakaranas po na mag-isang inaharap ang mga pagsubok sa buhay. Salamat sa mga mahal sa buhay na dadamay. Pupuntahan sila, kaibigan, kapatid kay Kristo, na pupuntahan sila at dadamay. Upang sa panahong ito ng pagdadalamhan, panahong ito ng kalungkutan, sila po, dakilang Diyos, ay magtatagumpay. Lord, pagalingin niyo po ang may karamdaman sa oras nito. Touch their body. Thank you for healing, Brother Richard Butala. Siya po ay pagalingin mo ng tuloy. At sino mang may karamdaman, God, touch their bodies. So that they may feel your love unconditionally, Panginoon. And God, salamat po sa mga lingkod ng Diyos na inaabot din po ng aming broadcast. Sila man ay nakakaranas ng loneliness. That's my fellow pastor. That's my fellow ministers of the gospel.
na huwag silang mabagod, maglingkod, mangaral na iyong salita. Sapagat mga anak ng Diyos, sila po ay sasamahan at dadamayan. Napakabuti mo, mahal na Diyos. Salamat po sa biyaya mo sa lahat ng anong kapakinig. So God, be all the glory. In the name of Jesus Christ. So again, binabati po natin lahat ng tagapakinig sa lugar po na Miramonte, mga kapatid. Binabati ko po mga taga-TMC. See you po mamaya sa ating midweek service. 6:30 po yan ng gabi. Binabati natin Sister Daisy Semple. Binabati natin ang mga kapatiran natin sa abroad. Sister Lines sa Balibin, Father Joseph Tijares, Father Joseph Lariego, Sister Vivian Iyaw, at happy flight sa Sabado, lumilipin ng Panginoon, Friday o Saturday, sila Sister Christine at Sister Elsie. Lilipad na sila patungong Oman para doon magtrabaho at hanapin ang magandang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Again, this is your pastor, Pastor Alvin Bumba of Dutch Ministry Center under the United Pentecostal Church, na nagsasabing Jesus heals, bless, and saves because He cares. Bye po. See you po tomorrow. Bukas po ay alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. See you po. See you po bukas. God bless you.